Alright, so what's up sa mga kabalbas ko dyan? Hindi ako mag-reaction video ngayon, hindi ako mag-vlog sa labas. Pero mag-home workout ako. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung shoulder workout ko dito sa bahay, limited equipment. So, bago lahat, kailangan mo natin mag-stretching warm-up. Ayun, warm up pa lang, stretching pa lang. Pagod na ako. Okay, start na tayo. Bago kasi ako mag-start mag-workout, nag-aano muna ako, pre-workout meal. Wala akong meal, so protein shake ako, whey protein. Ayun, so after nito, magpo-protein shake pa ako ulit, pero 8 ounces lang. Kasi hindi natin pwedeng damihan, madadali yung kidney natin, so 8 ounces. Guys, huwag nyo gagayain to, ah. Ako lang to. Ang suggested lang na i-take pag, lalo pag beginner, 8 ounces lang. 8 to 12 pwede. Pero ako lang to, so don't try this at home. Okay guys, huwag yung gagawin yun pag beginner kayo. Kailangan nyo ng squat rack. Masyado na mabigat yun, kailangan ko ng squat rack actually. Parang holder siya dito, may posting dalawa. Kasi, almost. Hindi ko alam kung ilang pounds yan. I-check ko mamaya, pero huwag lang nyo nang gagawin yun pag mag-isa kayo. Kaya ko, hindi niya halos nabitin ako kasi max ko na yun actually. Kaya ko pa naman kung may squat rack sana, may holder. Pero guys, huwag yung gagawin yun, ha. Whew. Okay, so yung ginawa natin kanina is shoulder press, overhead shoulder press. So make sure na yung squeeze natin importante. And then pagbaba, yung level, kailangan ito. Hindi siya ganito lang. Halos walang tama yan. Sagad mo, wag mo naman sagad. Ibaba mo, pa, squeeze, ha? Pack. And then, ang susunod natin gagawin is shoulder press pa rin, pero dumbbell. Dumbbell siya. Kanina, curl. Ngayon, dumbbell naman. So, ito yung dumbbell shoulder press ko. Medyo light lang kasi kailangan ko ng spotter pag kailangan ko ng masyadong heavy. Kailangan natin ng spotter. Eh, wala akong spotter. Mag-isa ko lang. So, tignan natin. We'll be right back.
Okay guys, so ang importante naman sa dumbbell shoulder press is ganun pa rin, medyo ito pa rin ha, hindi lang hindi ganyan lang, and then napaka-importante nito ha, pagpuntaas boom, hindi pagsasalubungin, kasi nangyayari lalo ng beginner ako pang pinatutunog yung dumbbells para kunwari malupit, matindi, pero not good actually, ganito lang from there boom. And then yung muscle squeeze natin importante. Boom. Halos parang letter U. Yan. Hindi siya ganyan, hindi siya ganyan. Hindi magsasalubong, hindi rin magaganon. Kundi boom. Boom. Okay guys, so yung dumbbell press ko, shoulder press ko. 15 kilos. So, ilang pounds 'yon? Computing ko muna. Yung mga plates kasi nabili ko dito sa Korea is kilos siya. Kgs, hindi siya pounds. So 15 kilos, bali imamax, pang max ko na yon kasi wala akong spotter. And guys, napaka-importante pala pag nag-shoulder tayo, yung bench natin na pwede mong incline, and then may, yung upuan kasi ng ano, ginagamit, meron siyang harang dito sa ano ba, kwetan, para pag nakaka-persa ka. Kaya tignan nyo, yung palang pag-angat ko sa dumbbell, sobrang effort na yun kasi mabigat nga. And unlike pag may bench ka, di ba yung bench, pinapatong dito sa legs. Ganyan, tapos pa din patas mo lang. Ito pag naka-standing position, mas mahirap. Unlike pag nakaupo ka, pag nakaupo ang ganyan, may harang dito eh. Napupersa mo kagad, napupersa mo ng matindi, unlike pag nakatayo ka. Ganon din sa curl ha. Okay, wala akong gamit eh. Home workout nga lang, so next program tayo. Okay, so next workout natin is, ang tawag dito is front raise, plates. Kailangan plate. Pero yun, pamila dito, front raise. Tatama nito is front delt. Front delt. Okay guys, bakit nakayuko ako? De, ang next program natin, next workout natin is para sa rear. Rear deltoid. Ito yung ano dito. But this time wala kasi akong yun nga, wala akong machine dahil nga home workout lang ako. May alternative tayo, pero very effective siya. As in, super effective. And ganito yun. Ang tawag pala dito is barbell high row. Since wala akong barbell, curl lang siya. Tatawagin ko ito curl high row. Zip. Para sa rear deltoid pa rin yun. Okay guys, para sa mga beginner, pwede nyo i-add pala to. Kaya, hindi ko na lang ginagawa to kasi effective pa rin to, kasi sino ba naman ang hindi maniniwalang effective to, kasi gawa lang naman ito, invento lang naman ni Arnold Schwarzenegger. So, kung i-spell natin yun na Jet Li na lang, Jet Li. Ito yung Arnold press. Pwede mo siyang bagalan, mas effective, pero yung iba kasi ganito na siya. Yeah. Pero yung ano talaga, pero kung minsan bit siya shortcut na lang, which is hindi siya proper. So yun, pwede nyo i-add yun. Hindi ko ginawa kasi hindi ko na siya ginagawa. Okay, so ang next workout natin is para naman dito sa side delt. Ito, kikita nyo itong bukol dito sa gilid. Ang tawag naman sa workout dito is lateral raise. Tante pala, pag magla-lateral kayo, hindi yung ito, hindi siya naka-straight na ganyan dahil hindi nyo kaya, and maglalak. Yung joint masisira, so ito lang. Back. And hindi siya mataas na ganun. Very wrong. Level lang. And then parang yung elbow nyo yung tumitira. Kasi mararamdaman mo naman eh. Kasi pag tinaas mo,
may tinataman pero mas traps ang tinataman doon. So, let's do this. Okay, ang next workout ko is actually pang final ko na to sa shoulder traps. Ang tawag naman sa exercise na to is shrug, barbell shrug, pero since wala nga akong barbell, curl curl lang, and yon, curl shrug. Guys, pag ginagawa nyo pala yung shrugs, mag-lean forward ka ng konti. Hindi yung, gano'n. Kontingan lang. Konti-konti lang. Ganyan lang. Huwag naman ganyan. So, ito yung straight. Ganyan. Siyempre, additional plates na naman. Okay guys, ang next workout natin is yung upright row. Upright row. Ito. Pag wider, tinitira dito yung side delt at saka rear delt. Pag i-close mo ng konti, yung alos close na siya, ang tinataman na niyan is traps and may konting rear. Ito, tinataman niya to. Itong ano dito. So, dahil nga nagta-traps ako, ito close grip siya. Okay guys, so yun lang yung ginagawa kong workout sa shoulder ko. Actually marami pa, may mga front raise pa. And napakarami, sobrang rami pa. Actually parang wala pa kang 1/4 sa mga programs na ginawa ko. And kung may machines na ako or kung nasa gym lang ako, pwede kong ituro sa inyo lahat. Actually hindi naman ako magaling, pero yun lang yung ginagawa ko. And I can tell na effective naman. Again, home workout, wala akong equipments kundi yung curl at saka plates lang. Wala akong machines. And yun lang guys. And siya nga pala, usual na pang final ko dito, pang arm workout ko is bicep. Yung iba kasi, mas preferred nila yung tricep. Pero ako, more on bicep ako. Pero sometimes nag tricep. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo kahit hindi naman ako talaga nagtuturo. Well, I used to teach also sa amin. Yung mga beginner, wala, no pay yun. Kasi gusto kong tulungan yung mga beginner, lalo yung mga bata, yung mga binata. Yung mga nag-uumpisa kasi galing din ako ng zero. And may tumulong lang, tinuruan ako na may-ari ng gym. So utang na loob ko sa kanya to, si Sir Carlito. As in, wala akong knowledge. As in, wala akong kaalam-alam sa pagbubuhat. So shoutout sa Sir Carlito. And yun lang guys. Try ko kung makakapag-gawa ko ulit ng workout ko. Chest or back naman. So that's it. Kabalba, signing off, baby. Ba't dito? Dito!